Morning guys, welcome to Beast Airsoft Philippines. So ngayong araw, papakita ko lang sa inyo yung ENC 855 or tinatawag na John Wick 2 rifle. So ayan, makikita nyo. So ito yung magazine niya, kabit ko na lang para sure, para makita nyo. So ayan, ito yung tsura niya pag ginamit yung rifle. So ayan, nakatarang tactical laser markings. At the same time, yung other side niya, yun nga, may engraved markings din ang tarang tactical kung makikita nyo. Ayan. Tapos yung railing, engraved markings din, no? So, ito yung buttstock, copy, no? So, yung battery compartment niya, nasa rear, so, dito siya, sa buffer tube. May, pag tinanggal nyo itong dalawang screw ng Allen wrench, makikita nyo, may wire dyan. Tapos, yung sa buffer tube, syempre, may butas, doon yung ilalagay yung battery, salpak nyo lang, no? So, ito yung foldable flip sides, metal. So, ayan, front and rear. Pakita natin ulit. So, yung hub chamber ni ENC ngayon is plastic na. So, ito yung mga new version. Pag hinatak, itong charging handle, hindi naman kailangan hatakin, no? Para gumana yung barrel. So, bonus na lang to para makita nyo yung hub chamber or para ma-adjust nyo yung hub chamber. So, ito yung hub chamber, rotary design. So, up and down lang naman yan, pag ganun. At the same time, hindi mo kailangan hatakin. Huwag magmukhang tanga, guys. No? So, ang hinahatak lang is gas type. Okay, yung tunay na barrel. Ito, hindi ito hinahatak ng hinahatak, guys, no? So, pag yan nasira yan, huwag nyo sa aming isisisi. Kasi, hindi naman hinahatak yan. Yung iba hinahatak, sinahatak, papansin, no? So, tuturo namin yung tama para hindi kayo masiraan, guys. No? So, ito yung safe. Ito yung semi. Ito yung full auto. So, ulit. Safe, semi, full auto. Kasi, kahit na ginagawa namin ng videos, madalas yung newbie nagtatanong pa rin kung paano. Pero, posted na lahat, guys, ha? Biro din yun, no? So, gusto ko matuto kayo, no? So, hindi maging mang-mang, no? So, gusto ko matuto kayo kung paano gamitin ng tama. So, ayan, tingin yung details muna. Ngayon, ang kasama magasin dito is yung mid-cap. Para malagyan mo ng bala, dito yan nilalagay. So, kailangan mo ng BB loader, which is sasama namin sa quotation sa package. So, ito yung BB loader. Lagyan mo dito ng bala. So, kada agent naman binibidyohan nila kung paano gamitin yung unit. So, bonus na lang dito ginagawa kong video para meron kayo review, guys, no? So, ayan, ini-inject lang yan. So, usually, nasa 130 rounds siguro itong magasin na to. Not sure, hindi ko alam yung mga magasin capacity, pero yun, estimate ko lang. So, ayan. Pag sasalpak nyo, dapat lagi nyo marinig yung clicking sound. Ayan, so, naka-base pad na rin siya. Aluminum, makikita yung tarang tactical markings. Kabilaan siya. So, ito yung pinaka-details. Ito yun. So, ito yung ginamit sa John Wick 2. So, ito yung itsura. O, left hand. So, ayan, kung mapapansin nyo. Okay. So, ngayon, ko-chrono test natin. Kasi marami nagre-request na i-chrono test na ito. Pare-parehas lang naman ang internals to, guys. So, 805, lahat-lahat ng ENC rifle. 805, 632, mga ganong rifle, di ba? Numbering yung code nila, no? So, ayun, pare-parehas lang internals. Ang pinagkaiba lang is yung external. So, guys, chrono test natin. So, out of the box, yun nga, katulad na posted na yung 430 to 440 FPS. So, ngayon, nasa 431 FPS siya, no? Out of the box. Kung gusto yung upgrade, pwede natin i-upgrade kahit mga 600 FPS niya. Pero, I suggest mga 500 to 550 lang, no? So, para hindi masyadong stress. So, yan. 433 FPS. Usually, na mga sa game site, ang limit, 420 to 450, ganyan. Pero, yung sa provinces, provinces, matataas lagi. So, yan, 438. Tsaka kasi pagtataasan natin yung FPS ito, tanda nyo, i-consider nyo lagi yung battery compartment. Yung battery compartment kasi nito, ang kasya lang is tutsi. So usually, makakakuha kayo ng tutsi na battery, 1.2 to 1.6, mga ganyan. So, yun lagi i-consider nyo. Kaya I suggest, kung itong gagamit yung rifle, huwag masyadong malakas, unless magpapalit ka ng katulad sa Lonex na crane stock, na pwede mo lagyan ng chiclet at 2.0. Pero yun nga, I suggest, kung ito pa rin yung buttstock mo, safe ko na sa 450 to 500 FPS kung gusto mo realistic look pa rin ni John Wick, no? So, hindi naman ako yung sasabihin na i-upgrade mo 600 FPS kasi dahil pa palang gagawin, no? So, sinasabi ko honestly, kung gusto niya nga ng realistic pa rin, so 450 to 500 FPS lang para yung battery yung cache dito sakto-sakto lang, no? So, hindi siya masyadong stress din. So, testing natin yung rate of fire niya. Ang gamit ko ngayon dito is 1,200 mAh na Firefox. So, full auto. So, ayan. Yung FPS niya, 431 pa rin. So, yung battery kasi stock charge to, low poly. So, ayun.